Day. Kumusta yung check-up ni nanay? Nako, hindi okay. Bakit po? May sakit kayo? Hindi. Hindi okay kasi alam mo naman yung nanay mo, di ba? Nagpa-check-up lang, naging health conscious na. Health conscious? Oo, tignan mo naman itong almusal natin, no? Oh, may salad, may cereals, may prutas. Nagluto nga na itlog, inalis naman yung pula. Oo nga po, yung pandan po yung paborito ko eh. Weh, lahat naman paborito mo eh. Mayo! Hoy, ano ba? Kayong dalawa talaga? Kayo lang atong inaalagaan, kayo pa nagre-reklamo. Mas maganda sa katawan niyang ganyang klaseng pagkain kaysa yung hotdog, bacon kayo ng bacon dyan. Ma'am, fresh orange juice po. Salamat. O, kumain na rin kayo ni Maya. Ay, hindi po ma'am. Sa kusina na lang po kami kakain. Opo ma'am, eh sayang naman kung tatapon namin yung sinangag, hotdog, tsaka bacon. Kakainin na lang po namin. Opo. Teka, kompleto almusal niyo? Opo, sir. Siguradong mahirapan kami busin dahil dami. Oo nga po. Pero sayang naman kaysa tapon po. Tama. Nay, pwede mo ba akong magtapon ng basura? Nay, ako. Kuha ko kayo ng tubig. Ay! Para-paraan ha? Opo. Ayan ang pagkain sa harap nyo. Yan ang kainin nyo. Oo nga. Makinig na tayo sa nanay nyo para wala nang problema. Huwag kang maingay. Pagtabi mo ako ng hotdog. Ilagay mo sa kotse. Sir, ilan po? Ngayon lang pumasok yung text ko. Kahapon pa yan eh. Ano ka? Bapat ngayon ka lang? Sorry. Diyan, ang traffic kasi. Lagi ka nalang nalilate. Lagi mo ko pinaghihintay. Sorry na. Babawi na lang ako sa'yo. Sagot ko na merienda mo. Merienda? Katatapos ko lang kumain eh. Kanina pa kaya ako dito. Sorry na. Promise, hindi na mo ulit. Kumain na tayo. Sige. Pero salad na lang kainin natin, ha? Ha? Salad? Oo. Ayaw mo? Hindi, gusto. Bihira kang makakain ng salad, eh. Sige, wait lang. Elsa. Pwede mo ba akong regaluhan ng masahe? Sakit ng likod ko eh. Nakaupo ako sa opisina buong maghapon. Dito ba? Ayan. Baba mo konti. Ayan. Sakit eh. Wala ka na kasing exercise eh. Hindi na rin tayo naglalakad sa gabi. Balik natin yung pitoy. Oo, pero pwede ba hindi ngayong gabi? Eh, dapat nga lalong ginagawa natin ngayon yun kasi nagkakaedad na tayo. Paano kung magkasakit tayo? May mangyari sa atin. O, kawawa yung mga bata. Pabihira naman, sumasakit lang likod ko. Nagpapamasahe lang ako, inulila mo na yung mga anak natin. Eh, kasi totoo nga, hindi ba? Hindi naman kasi pwedeng trabaho lang aasikasuhin mo. Dapat iniisip mo rin yung katawan mo. Bakit ikaw ba iniisip mo katawan ko? Hay nako! Sige, wag mo ako seryoso! Hindi! Oh, hindi naman nyo. Alam ko naman yung sinasabi mo, pero anong gusto mong gawin ko? Eh, naisip ko kasi si Chito. O ba, ano si Chito? Eh, baka pwedeng sanayin mo si Chito na magtrabaho para pagdating ng araw, merong mag-aasikaso ng kumpanya. Kumpanya? Bakit naman napunta sa kumpanya usapan? Hindi na nga kasi tayo bumabata. Darating ang panahon, hindi mo na rin kakayanin ng trabaho, hindi ba? O, pag dumating yung panahon yon, naisip mo na ba kung sino na ang mag-aasikaso ng kumpanya, ng negosyo mo? Eh... O, yan. Yan ang sinasabi ko. Dapat, hanggat maaga, hanggat pwede pa at kaya mo pa, eh baka pwedeng maturuan mo na si Chito. Mag-asikaso ng negosyo. Oo, sige. Pero pwede ba itong likod ko muna asikasuhin mo? Uy! Akala ko sabi mo masakit yung likod mo. Eh, ba't nagtatanggal ka ng pantalon? Niluluwagan ko lang para matanggal ko tong polo ko. O talaga kung ano-ano iniisip mo? Tay, may sasabihin daw kayo. Oo eh, magpo ka. Eh, nag-usap kami ng nanay mo kagabi. Ang sabi niya, baka kailangan daw na maging pamilyar ka na dun sa negosyo natin. Eh, bakit po? Alam mo anak, hindi ko rin alam eh. Pero alam mo naman nanay mo, di ba? Kilala mo naman siya eh. Pag sinabi niya, kailangan gawin natin. Eh madalas tama naman yung sinasabi niya, kaya sundin na lang natin. Eh bakit may nabasa po ko? Sabi daw ang babae, dapat nagpapasakop sa lalaki. Ha, talaga? Hindi, oo, hindi, talaga. Oo, tama naman.
naman yun. Ang ibig lang sabihin nun, hindi naman sa lahat ng pagkakataon sumusunod yung lalaki sa babae. Yun yun. Bakit kayo po? Parang nakokontrol lahat ni nanay lang ginagawa niyo. Ako? Hindi! Alam mo, pinagbibigyan ko lang ang nanay mo. Kasi, pag alam mong pinagbibigyan mo lang siya na kontrolin ka, ibig sabihin, ikaw ang nagkokontrol. Ano yan? Sabi ko kay Chito. Oh, ito. Inumin niyo itong apple cider vinegar. Maganda sa katawan ito. Huh? Kailangan ba talagang inumin yan? Diba na, pag-usapan na natin ang tungkol dito. Nga. Nga. Ikaw. Nga. Nasabi mo na kay Chito yung sasabihin mo. Eh, Nay. Sabi ko, magsisimula na siya sa Lunes. Di maigi. Buti naman, nakinig ka sa akin. Oo naman, ikaw pa. Oh, nakita mo kung paano ko siya kinontrol. Chito, napanood mo na yung General Luna? Hindi pa nga eh. Panoorin natin. Pinapagawa kasi ako ng report eh. Sige. Kailan? Sa Monday. Sabi ko, magsisimula na siya sa Lunes. Sa Lunes? Anong oras? Panga 7 pa naman. Para makauwi din ako na maaga. Gagawa kasi ako ng report. Bakit? May lakad ka ba? Hindi. Wala naman. Niyaya kasi ako ni tatay sa office. Pero kung alas 7, baka pwede na. Baka malit ka na naman, ha? Hinding-hindi kayo hintayin ng sinehan. Hindi. Sure yun. Alas 7. Po? Alas 7 yung dinner meeting natin kay Mr. Mendez. Di ba po hanggang alisin ko lang yung opisina nyo? Oo, pero yung dinner meeting alas 7, kaya nga dinner eh. Importante po ba yung meeting? Ayoko naman. Malaking kliyente yun. Magagaling pa ng Davao. Bakit? May lakad ka? Hindi, wala po. Oh, Chito, kilala mo na naman lahat sa kanila halos, eh, di ba? Si Aristotel, si Getsemani, si Vincent, si Abigail. Ayan, si na Janine, si Mara, di ba? Sir, ano pong meron? Ay, wala naman. Ano lang siya, magta-training, mag-observe. Parang gano'n. Ay, maganda po yan, sir, para ma-practice na po siya mag-handle ng business niyo. Ay, ganda yan, sir. Sino po nakaisip kayo po ba? Ako. Ay! Akala ko ba si nanay yung nagsabi sa'yo? Ano ka ba? Kinokontrol ko lang siya noon. Alam ko rin yan. Ano yung alam mo? Wala. Basta, kayo nang bahala sa kanya, ha? Okay? Sige, sir. Ako nang bahala sa kanya. Oy. Trabaho lang, okay? Oo. Ha? Sir naman, nagselos naman kaagga. Buka ba? Uy! Hello? Anong balita? Wala naman. Di ba nasa office ka ng tatay mo? Kakatapos lang mag-ikot dito eh. Busy ka ba? Hindi naman. Pupipili lang ako ng sasol ko mamaya. Yun na talaga yung tinawag ko eh. Ano yun? Hindi ako pwede mamaya eh. Ha? Bakit na naman? Kasi sinama ako ni tatay sa meeting mamaya. Importante daw yun. Pero naset na natin yun, di ba? Oo nga, importante daw yun eh. Sige. Sinubukan ko kung kausapin si tatay kaso... Hello? Hello, Nikki? Hello? Gandang gabi mo, Mr. Mendez. Ako ho si Pepito. Oh, it's nice to finally meet you, Pepito. Ito nga po pala si Chito, sinama ko yung anak ko. Siya ang assistant ko ngayon. Oh, okay. Hello, Chito. Hello po.
And this is my good friend and business consultant, Mr. Smith. Hi, hello, Mr. Smith. Hello. Never mind me. I'm just here to help him when your proposal's ready. Oh. Okay, let's sit down and order some food. Okay. Oh, you guys go ahead. I have to go make arrangements at the hotel for a presentation tomorrow. Will you excuse me? All right, go. No problem. Okay. See you, Mr. Smith. Thank you. I need to use a phone. Oh, yeah, sure, sir. We have a phone at the bar. This way, sir. Bro, phone call daw pa. Sige, bro. Here, sir. Hello, this is Jimmy Smith from room 704. I'd like to reserve a conference room for tomorrow at 4 p.m. It's a small meeting for 10 people. It's available? Oh, good. Thank you. Thank you. You're welcome, sir. Ako naman, maluwag ako sa mga tao. Mm-hmm. Yung rules kasi, guide lang yan eh. Para sa akin, mas importante ang kapakanan ng mga empleyado. Ay, totoo yan. Ganyan din lagi ko sinasabi sa mga empleyado ko. Oh, talaga? Oo. Dapat kasi ang focus mo nasa needs nila eh. Naniniwala ako na kapag naibibigay mo yung pangangailangan nila, mas nagiging productive sila. Sa tingin ko nga, yun ang sikreto para maging successful ang isang company. Ay, tama ho yan. At yun nga ho palang, yung company profile na email ko na ho sa inyo. Baka may kailangan pa ho kayo, itawag niyo lang ho sa akin, padadala ko sa inyo. Okay, ha? Okay. Sige. Chito. Oh, tapos ko na bang kumain? Oo po, tapos na po. Parang hindi mo yata nagalaw yung pagkain mo. Hindi po, okay na po ko, maraming salamat. Busy yata sa pagte-text eh. Okay lang yan. Ganyan talaga mga bata ngayon. Yung daughter ko nga, ako, ganyan na ganyan din. Laging nasa cellphone, laging nagfe-Facebook. Alam mo ginawa ko? Ano? Eh di nag-Facebook na rin ako. Eh di natututukan ko na siya palagi. Ikaw ba? Ganun din ho. Facebook, Instagram, tsaka Twitter ho. Pero hindi lang yung mga anak ko pina-follow ko. Oh, sino pa? Yun nung Aldab Nation. Ako, i-follow nyo rin, no? Twitter party ho kami pag Sabado. Beast mode. Oh? Mukha naman naging productive itong meeting natin, eh. Ay, oo nga, ho. Yung email, sana may hand ko na kagad. Ano? Paano, sir, Pepito? Maraming salamat, ha? Sige, sir, sorry. You forgot this? Oh, thank you. I must have left this at the bar. Okay, sir. Why? What is it? This is my prescription medicine. It's not available here in Manila. Thank God you found it. You Filipinos are truly helpful. I don't know what I would have done without this. How can I repay you? Oh, sir, no. It's okay. I'm just doing my job. Then keep up the good work. Uy, salamat ha. Hindi mo alam, malaki na itutulong mo sa bansa natin. Tuloy mo lang yan, idol. Okay po. Good night, sir. Sige, good night. Good night. Thank you. I'll see you. I'll see you, sir. Thank you, Pepito. Dito ko eh. Actually, paalis na ako eh. Teka lang, sandali. Gusto ko lang ulit mag-sorry. Yun lang? Sana tinext mo na lang ako. Teka, galit ka ba? Hindi. Wala naman akong dahilan para magalit eh. Ikaw naman, di ba sinabi ko nga sa'yo, importante yung pinuntahan niya ng tatay mo? Wala naman ako sinabing hindi ah. Ba't nagagalit ka? Eh, hindi nga ako nagagalit. Alam mo naman kung ano yung importante, di ba? Eh, di wala akong dahilan para magalit. Musta si Chito? Okay naman. Tinuturuan naman nila Vincent. Eh, dun sa meeting, kumusta? Eh, yun lang. Bakit? Eh, kasi, nagmi-meeting kami, text ng text. Hindi nakatutok dun sa pinag-uusapan namin ni Mr. Mendez, eh.
Oh, ikaw naman. Ngayon niyo lang naman talaga ginawa yung ganun eh. Hayaan mo na, pagbigyan mo na. Oo naman, nagaya lang. Parang nakakahiya. Baka kasi kung anong isipin nung kausap namin. Ay, hindi naman siguro. Eh, ganyan lang talaga. Simula pa lang eh. Di, isama mo nang isama para masanay. Ma'am, ito na po, oh. Oh, teka, ang apple cider na naman yan. Ayoko, hindi ko talaga kaya yan eh. Ma'am, painumin mo ng painumin sa sir para masanay. Sir, sige na, sir. Para masanay. Yan. Ayan. Anak, hindi naman kita pinagbabawalang mag-text. Ang sinasabi ko lang, sana ipakita mong interesado ka dun sa sinasabi ng kausap mo. Pakita mong mahalaga siya. Kasi mahirap nga, baka isipin niya, eh, binabastos mo siya, di ba? Eh, ayaw mo namang isipin niya yun, di ba? Opo, tayo. Sorry po. Hindi, okay na yun. Basta ano lang, tandaan mo yung sinabi ko. Pagdating ni Mr. Mendez, focus. Oo, tay. Oh, ay, Pepito. Chito, hello. Sorry ha, medyo na-late ako eh. Ay, di, okay lang po. Walang problema. Hello, hello. Sige, at gusto niyo kumain muna? Ah, no. It's okay, chika. Let's go right into it. Ay, sige ho. Ito yung company namin. Bali, nagsimula po yung kumpanya noong 2008. Medyo maliit pa nga yung water station namin noon. Tapos, after one year, and... Sir? Mr. Mendez? Yeah, you were saying something? Yung sa ano, sa company? Okay. May problema ho ba? Me? No. Wala naman. Chine-check ko lang yung status ng anak ko. Sige, go ahead. Sigurado ho kayo, ha? Yeah. Nakikinig naman ako eh. Nag-start ko yung company nung 2008. Bale, noon ho, maliit pa lang yung water station namin. Naka-ano pa lang sa palengke. Tapos, after one year, nagkaroon po kami ng expansion. Nakikinig ko ba kayo? Parang hindi naman ho kayo nakikinig eh. Kasi panay ang Facebook nyo eh. Kahit ano nga sabihin ko, oo lang kayo, di ba? Kamukha ko nga si Alden, di ba? Tapos kayo, kamukha nyo si Yaya Dab. Yaya Dab? Asan si Yaya Dab? Hi, sir! Uy, ano ba? Huwag mo na ako tawagin, sir.
Ay, hindi. Okay lang po yun, sir. Para masanay kayo. Yun din naman ang sinabi ni Vincent. Talaga? May kailangan ka ba? May papipirmahan po kasi sana ako kay Sir Pepito. Eh, baka hindi na po siya bumalik. Baka pwedeng pakiuwi na lang po sa bahay niyo. Oo. Sige, ako na bahala dito. Ay, salamat, sir. Sige, sige. Sorry. Okay lang. Talamits pa lang naman. Thank you. Ano ulit yung pag-uusapan natin? Kasi yung tatay ko eh. Yung tatay ko. Anong tatay mo? Hindi yung tatay ko tumatawag. Hello, tay. Hello. Oh, pauwi ka na ba? Nasa labas pa po ako eh. Kasama ko po si Nikki ngayon. Bakit po? May binigay bang proposal si Mara? Opo. Kailangan ko pa kasing reviewin yun eh. Dala mo na ba? Ha? Opo, opo. Okay, baka pwede uwi mo na agad. Sige po, tay. Kailangan ko bumalik sa opisina. Ha? Kararating mo lang ah. Oo nga eh. Sorry ah. Sorry. Sorry. Chito! Hello, Mr. Mendez! Nabasa ko na pala yung email mo. Ay, talaga ho. O, kumusta? Okay ho ba? Actually, marami pang hindi masyadong malinaw sa akin eh. Ganun ho ba? Alin ho doon? I-email nyo na lang ho sa akin para masagot ko. Pwede bang magkita na lang tayo ng personal? Naguguluhan kasi ako pag binabasa eh. Hindi ako makafocus. Wow, talaga lang ha? Ano yun? Po? Anong sabi mo? Hindi, wala ho. Ano ho, sabi ko, di ba nasa Cebu kayo? Oh, yes, yes. Pero para sa'yo, lilipad ako pa Maynila mamayang gabi. Talaga ho? Bakit? Ayaw mo? Naku, hindi ho. Gustong-gusto ko nga ho kayong kamiting eh. O, sige. So, paano? Magkita na lang tayo mamaya. Sige, bye. Sino yun? Si Mr. Mendez. Lilipad daw galing Cebu para makipag-meeting. Uy, si Chito, isasama mo. Ako, hindi na siguro. Ako na lang, parang hindi naman interesado yung anak mo eh. Eh, di lalong dapat nga isama, para magka-interes. Hindi na. Pati naman yung kamiting ko, parang wala rin interes eh. Ikaw bahala. Kumain ka na ba? Ha? Tapos na. Busog na busog nga ako sa salad eh. Wow, ang dami naman nito. Sino pa may birthday? Wala, nagda-diet na naman si Elsa. Panay gulay na naman ang pagkain sa bahay. Thank you. Talaga? Ang dami na itong pagkain nito. Nalulula ako pag tinitingnan ko eh. Kakayanin ba natin to? Bakit ayaw mo? Sinabi ko ba? Aray. Sakit. Ano ba kasing ginawa mo? Wala. Sinumahan ko lang si Patrick. Eh baka naman may kinain ka. Anong kinain? Kinain? Kumain ba kayo? Kami? Sino kami? Akala ko ba sabi mo magkasama kayo ni Patrick? Baka may kinain ka dun sa pinuntahan nyo. Hindi. Wala. Ba't naman ako kakain? Eh, paano ngayon yan? Di ba may meeting ka mamaya? Oo nga eh. Paano kaya mawawala to? Ma'am. Ma'am, ito na po. Oh, inumin mo to. Ano yan? Mainit na apple cider. Ako yan na naman, ayoko niyan eh. Sa talaga parang bata. Yan. Uy, Pitoy! Ikaw! Para gumaan ang pakiramdam mo, inumin mo to.
Na nga. Yes, sir. Yan. Oh. Mm. Aray. Ano? Oh. Aray, aray, aray. Aray. Teka, sali. Aray, aray. Oh. Oh, kita mo na? Pag naubos yan, lalong gagaan. Ah! Ah! Nak. Nay. May ipapakiusap sana ako. Ano po yun, Nay? Kasi, yung tatay mo, may meeting mamaya. Mm. Eh, nasabi niya sa akin na hindi ka nga daw niya isasama. Eh, oo nga daw po eh. Kasi naiiya nga daw po siya kay Mr. Mendez. Oo nga raw. Eh, kaso nak, parang hindi makakapunta sa meeting ang tatay mo. Bakit daw po? Eh, nasira ang tiyan eh. Ewan ko nga ba ron kung anong nakain. Eh, kung pwede sana ikaw na magpunta para sa kanya. Eh, Nay, may date kami ni Nikki. Oh, ay, alam ko nga. Alam ko nga yun, Nak. Kaso, ganito kasi yun. Ako talaga ang nagsabi sa tatay mo na sanayin ka dun sa negosyo. Mm. Nung unang sumama ka sa kanya, naikwento niya sa akin kung anong nangyari. Ngayon, gusto ko sanang mapatunayan hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili mo, na kung merong isang taong karapat-dapat na pumalit sa tatay mo pagdating ng panahon, ikaw yun. Wala nang iba. Eh, hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang sila mag-meeting? Eh, yun na nga. Manggagaling pa kasi ng Cebu si Mr. Mendez eh. Talagang lilipad lang para dun sa meeting nila. Kaya, ako na nakikiusap. Sige na. Umayag ka na. Umayag ka na. Uy! Akala ko si Rachan mo. Oo nga. O saan ka pupunta? Eh, dun, sa meeting. Eh, nakakahiya kay Mr. Mendez eh. Pinag-usapan namin gaano ka-importante yung tiwala, tapos biglang hindi ako sisipot dun. Ay, naku, pinapunta ko na si Chito. Ah, saan? Dun, sa meeting. Eh, akala ko kasi hindi mo kaya magpunta ron eh, kaya pinakausapan ko na siya na magpumunta dun. Naku, hindi pwede. Baka hindi pumirma ng kontrata si Mr. Mendez. Ano ka ba? Wala kang tiwala sa anak mo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Hindi kasi ikaw yung nakakita eh. Kung ikaw mismo yung nando doon, malamang hindi mo rin siya payagan eh. Tawagan mo na at pabalikin mo dito. Sabihin mo, kaya ko. Teka, sadali. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya to. Wow. Magsisine lang tayo para ka nakapang premiere night. Eh, ano nangyari na naman kasi? Ano na naman? Hindi kasi makaka-attend si tatay ng meeting. Kaya ako yung pinapapunta niya. Pero may lakad tayo, di ba? Alam ko. Eh, hindi ko man pwedeng baliwalayin yung tatay ko. Siyempre hindi ko naman gagawin yung sayo. Kaya nga inuna kita eh. Kasi gusto ko ipakita sa'yo na importante ka sa akin. Paano yung meeting mo? Yun nga rin sana ipapakiusap ko sa'yo. Samahan mo ako. Pagkatapos na pagkatapos nun, pwede tayong lumabas. Please, okay lang ba? Sige na nga. Kundi ka lang gwapo eh. Thank you, thank you. Ano, uli ka na? Let's go. Waiter, sana siya? Natoy po, sir. Okay.
Sir Mendez, good evening po. Uy! Oh! Chito, hello. Si Pepito. Hindi po siya makarating. Una lang po mag-explain siya yung proposal. Girlfriend ko po, si Nikki. Hello? Hi po. Ah, come on. Sit down, sit down. Teka lang ah. Ibig mong sabihin, hindi makakarating dito ang tatay mo? Opo, kasi po may sakit po siya eh. You know, I'm quite disappointed. Bakit ho eh? Pero na-review ko na yung proposal. At sa tingin ko po, masasagot ko po ng tama lahat. Oh, yeah, I know, no? I believe you naman, Chito, but don't get me wrong, okay? I just feel bad na hindi makakarating ang tatay mo dito. Kasi para sa akin, importante yung presence. Kaya nga ako nagpunta dito, hindi naman lahat nadadaan mo sa email or sa text. Eh, bakit naman ko yung anak niyo? Uy! Oh, what about my daughter? Di ba po, hindi na po kayo nakikita? Yeah, eh, kaya nga ako nag-Facebook para may communication pa rin kami. Pero nagawa niyo na ho bang bumiyahe from Cebu para lang magkita kayo? And what's your point, Iha? Sir, ang gusto niyo pong sabihin, kung nagagawa niyo pong bumiyahe ng malayo para sa meeting niyo, siguro ho dapat nagagawa niyo rin para sa anak niyo. Yeah, alam naman niyong busy ako eh. Mr. Mendez, pag gusto po, may paraan. Pero pag ayaw, marami hong dahilan. Well, if that's the case, nasan si Pepito? Mr. Mendez! Sorry ho, nalita ko. Oh! Bakit ho? Okay na ang proposal mo. We have a deal. Salamat ho. Thank you. Teka, excuse me po. Ang totoong sukatan daw ng pagkatao eh kung ano yung gagawin mo kung alam mong walang makakaalam o makakabisto sa'yo. Gagawin mo ba yung dapat mong gawin o iba yung gagawin mo? Total, wala namang makakaalam eh. Pag ginawa mo yung una, aba, meron kang palabra de honor, yung isang salita. Pero pag ginawa mo yung pangalawa, kahit walang makakaalam, kahit walang makakakita, ang kalaban mo naman, konsyensya. Kaya ikaw, saan ka? Pits, jeta pa ba si Elsa? Oo eh. Panay gulay pa rin ang kinakain. Tapos puro apple cider pa rin iniinom. Kaya mo na, para sa kalusugan niya rin yun. Sir, crispy pata. In-order mo ba to? Hindi ako. Baka ikaw. Hindi. Waiter, baka iba ang order niya. Ay, sorry po. One order of crispy pata. Dito po! Click and subscribe now! Click and subscribe now!